Well, good morning. Welcome back to my channel and bagong araw, bagong umaga. So Tuesday ngayon. Well, sasabihin ko lang yung mga realizations ko kagabi or hanggang madaling araw, kasi madaling araw na ako natutulog. Halos gabi na ako natutulog. But sinadge ko lang kasi kaya ngayon na ako nag-vlog. But yung mga realizations ko lang, well, one, yung slope intercept form, yung y is equal to mx plus b, is nagagamit din sa computer graphics. Yung midpoint formula na nasa sa analytic geometry, midpoint pala, nagagamit sa computer graphics. Mas komplikado nga lang sa computer graphics kasi mayroon siyang negative at mayroon siyang positive spec, meaning yung pixels, pag negative siya, pwedeng nasa baba, at pag positive siya, pwedeng nasa taas, or vice versa. Or vice versa, kasi baka yun hindi mo pa natitignan. But kahit yung equation na circle eh, yung standard form at saka yung center HK sa analytic geometry, meron sa computer graphics. Yung yun nga sinasabi ko na kapon, yung matrices is ginagamit sa image processing, di ba? Image quantization, yung sa image sampling, mga ganong parte, yung part ng computer graphics na dapat nating makuha, kahit yung sa resolution ng camera eh, di ba, yung field of view. Diba, may field of view, meron nga tayong tinatawag doon, may nabasa ako sa Google na stopping distance, breaking distance, pero hindi na natin ano yun kasi sa sasakyan yun, yung sa computer graphics lang yung concern natin. So pati viewing distance kinuha ako, at pati Pythagorean theorem. Okay, Pythagorean theorem is nagagamit sa iba't ibang mga bagay, hindi lang yung sa diagonal ng monitor kung gano'n siya kalaki, kung based on his classes, ginagamit yung diagonal ng flat screen. But, ginagamit din siya sa crop factor. Yung crop factor is pagtatanggal ng mga unwanted edges. Diba? Yung ratio ng 35mm lens sa ratio ng talagang object, i-divide mo lang yun. Yun yung crop factor niya. So, ang pinaka point, ang mga pinaka standards mo is 35mm, at saka yung iba't ibang devices na una lang yung 35mm. So magkakaroon tayo ng ganun. Ang dami ko lang na-realize ngayon nga, kakukuha ko lang ng image ano eh, image resolution calculation, meron na ako dito sa cellphone. So kaya kailangan ingatan ko tong cellphone na hawak ko din para makapag-vlog ako, para makapag-ganito ako. So yun, ano pa ba? Ang daming realizations eh, kagaya nung yung pagkuha ng mouse coordinates, di ba? Yung titingnan natin yung ating computer monitor. Yung computer monitor natin para siyang ano eh, Cartesian coordinate plane o XY plane. Meron siyang parang yung vertical ano is yung x-axis, and then yung horizontal is yung y-axis, para siyang ganon. Pati mouse coordinates kinuha ko na, pati yung zoom na part meron na rin, pati yung mouse coordinates ha, yung ibig sabihin yung kung nasan yung mouse cursor, yung exact location niya sa screen nandoon na rin, pati yung computations nun nakuha ko na. Ang hindi ko na lang nakuha is yung pag ano ng form, pag compute ng size ng form, yung height at saka width ng form, yun yung kailangan ko pang makuha. So yun ang pag-aaralan natin ngayon. Pero ngayon yung talagang ginagawa natin is last ng AAS, pero cosine law na tayo, cosine law na tayo. Cosine law meaning side angle side, and three sides given o SSS. So, siyempre, triangles muna tayo ngayon.
Kasi para ma-realize natin yan, kasi later on sa mga higher ano, importante yung kahalagahan ng angles, including yung ano, yung including yung viewing distance. Parang naka-max yung nakuha kong article is naka-maximize, parang calculus based differential ata yun. So yung mga math concepts is related sa computer graphics. So yun lang yung pinaka ano, ang saya ang natutuwa ako next na nabasa ko yun. Hindi ko pa man din nagagawa, pero ikinatutuwa ako ta nalaman ko yung mga yan. So laking pasalamat natin. See you on the next vlog. Subscribe, hit the notification bell for all videos. Again, a pleasant day. A blessed Tuesday to all of you, and see you when I see you.